Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, recap lang tayo. So last meeting guys, na-topic ko na itong 3-way switch connection. So ngayon is uulitin ko lang. Okay, so ginawa ko is in-improve po yung ating wiring system para mas maintindihan nyo lalo. Okay, so now is susulat ko muna ngayon guys yung ating vlog title. Okay. So now guys, ito yung ating vlog title, 3-way switch actual wiring. So ngayon guys, ay papakita ko sa inyo kung paano mag-connect ng 3-way connection. Okay? So last meeting guys, diniscuss ko sa inyo about sa connection ng ating line 1 tsaka line 2. Kung saan ba papunta yung ating line 1 tsaka yung ating line 2. So now guys, dito sa ating actual na pictorial diagram is ganun din yung gagawin natin. So step by step para mas lalo nyo maintindihan. Okay? So proceed na tayo rito. So guys, kung anong dinrawin ko rito na pictorial diagram is pares na pares dito sa ating actual na wiring diagram. So now guys, lagyan muna natin ng label yung ating mga pinagdrawing. So ngayon guys, ito yung ating breaker, CB na lang, circuit breaker natin, okay? Ito yung ating bulb. Dito sa ating 3-way switch, so mapapansin nyo guys, meron tayong tatlong tuldok dito, okay? So ipapakita ko sa inyo yan mamaya. So ang gagawin ko lang muna guys, lalagyan ko lang muna siya ng numbering para mas lalim yung maintindihan tsaka ma-identify kung saan pupunta yung ating line 1. Okay? So 0, 1 tsaka 3. So the same lang dito guys ng ating kabilang 3-way switch, 1 tsaka 3, tapos ito ay 0. So ngayon guys, yung ating line 1 is directly dito sa ating switch. So yung line 1 is nakatap dito sa ating 0. Okay, mamaya explain ko sa inyo yan. So now is wiringan muna natin. Okay, line 1 natin ito. Ayan. Direct na rin siya dito. Ayan. So papansin nyo guys, dumaan na lang siya rito sa junction box. Kasi hindi naman talaga natin kailangan mag-splicing. Okay? So i-direct na lang natin dito sa ating switch para mas malinis tingnan yung ating junction box. So less splicing tayo dyan. Okay? Tapos na tayo guys dito na. So after natin guys, ikabit yung ating line 1. Line 1 is directly sa ating switch. So ang kasunod naman natin guys na gagawin is yung ating line 2. So sabi ko last meeting, ang line 2 guys is directly connected sa ating bulb. Okay? So now is i-kabit na natin, wiring na natin. So ito siya, line 2 natin. Yan, diretso siya rito. Siya rito. Tapos diretso siya rito sa ating bulb. So wow, so guys, itong tuldok guys, ito yung ating terminal sa ating ito, yan, yung dalawa, yung pagkakabitan ng ating return ng ilaw, tsaka yung ating line 2, okay? Return yan guys, so ang next naman gagawin guys, yung return naman ng ilaw papunta sa ating kabilang 3-way switch, okay? Ang gagawin natin sa wiring na natin, okay? So ayan siya, diretso. So, okay, tapos na tayo ron. Yung ating line 1 guys is directly connected dito sa ating 3-way switch. Dito nakalagay sa ating 0. Yung ating line 2 is directly connected dito sa ating bulb. Tapos, ang tatandaan nyo guys, kapag 3-way switch, yung return lagi ng ilaw is papunta ron sa ating kabilang 3-way switch. So, eto na siya, okay. Bumaba siya rito. Ayan, dire-diretso siya. Pumunta rin sa kabilang 3-way switch. Now, okay na siya guys. Now, okay na siya guys, no? So, ang next na gagawin natin guys, yung traveler naman. Okay? So, si traveler guys, ito siya, yung 1, tsaka yung 3. 1, tsaka yung 3. So, ito yung guys, yung ating traveler. So, ang gagawin lang natin guys, is, yung 1, is tatap natin dito sa kabilang 3-way switch sa 1 din. Okay? So, malinaw tayo ron. So, now, is wiringan na natin. So, yung 1, ayan. So, ayan. Direct dito sa ating traveler. Direct dito sa ating 3-way switch na 1 din, na sa numbering. So, the same lang din guys nitong ating numbering ng 3. So, ayan, wiring natin. Diretso siya rito. So, now. Okay. So, ayun guys, rekta na siya. So, ganun lang guys, kasimple yung pagwawiring ng ating 3-way switch. So, now guys, lalagyan natin siya rito ng single pole para mas maintindihan nyo mamaya, okay? So, ngayon guys, nalagyan ko na siya ng single pole. Kung mapasin nyo, ito, yan yung araw.
So mamaya i-explain ko sa inyo kung ano bang purpose dito, kung paano ba dumadalo yung ating current dito sa ating three-way switch, at kung paano umiilaw yung ating bumbilya. The same lang din sa kabilang three-way switch. Okay. So ngayon guys, tapos na tayo rito sa ating pictorial diagram. Tapos na natin siyang wiringan. So now is proceed na tayo rito sa ating pinakang actual na wiring diagram. So ngayon guys, simulan na natin siyang wiringan. Okay. So ang gagawin natin guys dito sa ating actual na wiring diagram, so magkakaroon tayo ng color coding. Okay. So ito yung ating color coding ng ating wire. So yung line 1 natin guys, ang kulay natin is red. Yung line 2 natin, tsaka yung ating return ng ilaw is kulay blue. Yung traveler natin is black. Kaya guys, nilagyan ko guys ng color code yung ating wire is para mas mabilis yung maintindihan kung saan pupunta yung ating wiring systems or wiring connection dito sa ating three-way switch. Okay? So now is proceed na tayo rito sa ating actual na wiring board. Okay? So ngayon guys, proceed na tayo rito sa ating actual na wiring board. So sabi ko nga kanina, yung line 1 natin is red. So ito yung ating wire, kulay red. So isuksok na natin dito. Okay? Suksok na natin. Tapos, ito, sabi ko nga, yung line 1 is directly papunta na sa ating switch. So, ibig sabihin, direct na siya ating siyang switch. Okay. So, papunta na siya dito sa ating switch. Ayan. So, di natin kailangan mag-splicing. So, direct na natin dito. Pero kung sa actual na wiring talaga, kung malayo talaga yung three-way switch, so, talaga mag-splicing tayo rito. Okay. So, advice ko lang guys, hanggat maaari, kung kaya naman natin, hindi natin mag-splicing dito, so, gawin na lang natin kasi para mas malinis siyang tingnan. Okay. So, ang next gagawin natin guys is yung ating line 2 naman. So, tapos na tayo ito sa ating line 1. So, yung line 2 natin guys is directly papunta dun sa ating ilaw. So, yung line 2 guys, sabi ko nga kanina, yung line 2 natin is kulay blue. So, ito guys, blue siya. Yeah, ito yung ating wire natin, blue. So, yung line 2 natin guys is directly papunta sa ating bulb. So, ayan. Line 2 natin, ayan. So, okay na siya. So, dito natin guys, ilalagay yung ating receptacle or yung bumbilya. So line 2 direct sa ating bulb. So dito na lang muna natin siya ilalagay. Okay. So okay na tayo doon. So ang next na gagawin natin guys, yung return naman ng ilaw. So sabi ko kanina, yung return ng ilaw ng ating bulb or yung ating bumbilya is directly papunta rin sa kabilang ating three-way switch. Okay. So ito guys yung kabila nating three-way switch. So dito din siya ibababa. Okay. So napaka basic lang guys. Huwag nyo pahirapan sarili nyo. So, ayan. So, okay na guys. Malinaw tayo ron. So, tapos na tayo ron. So, ang next na gagawin natin guys, yung ating traveler naman. Papunta rin sa ating three-way switch, papunta sa kabila. So, yung traveler nga, yung traveler natin guys, is, sabi ko nga kanina, is black. So, ito guys yung ating wire na black. So, ang gagawin natin guys, sabi ko nga kanina, yung one dito, kailangan one dito. Sabi ko nga kanina guys, yung one dito is one din dito sa kabila. So, ang gagawin natin guys, since na black ito, so, lagyan natin siya ng markings. Okay. So, easy lang. So, ito, tape. Ayan. So, siya, putulin natin siya. Okay. So, pag nalagyan natin guys dito ng markings na red, syempre, sa dulo, meron din markings para may palatandaan tayo. Diba? Pero lang yun. Ano lang kasimple yung pag-wiring ng ating three-way switch. So, madali lang siya. Okay, so kung maintindihan nyo, so sana guys, intindihin nyo to kasi isa to sa mga magandang pagtutunan, lalo na kapag kayo mag-wiring sa bahay. Kasi guys, ang three-way switch guys, is kalimita lang ating siyang ginagawa o ginagamit sa ating mga hagdanan, yan, stair, tsaka sa ating mga hallway, kung malalayo ang ating hallway, so yun, lalagyan natin siya ng three-way switch para hindi na tayo pabalik-balik lalo na sa hagdanan, di ba? So, pag binuhay natin sa baba, so, hindi na tayo baba para patayin. So, sa taas na natin papatayin. So, ganun lang yung purpose ng ating three-way switch. Okay. So, now guys, tapos na natin siyang wiringan. So, now, proceed na tayo sa ating connection dito sa ating three-way switch. So, now, ngayon guys, explain ko na sa inyo kung paano magkabit ng ating three-way switch. So, kung mapapansin nyo guys, ito yung ating switch. Okay. Ito yung ating normal switch guys. O, kung makita, yan, may markings siya. Ayan. Markings. So, ito yung ating three-way switch. So, clear yung kanyang pindutan. So, wala siyang markings. So, now, ang pinagkaiba niya guys sa single switch, yung likod niya, ayan. Yung ating single switch, yan, is
wala siyang numbering dito. So meron siyang apat na butas. Yung dalawa rito is connected yan guys, magka-connect. Okay. Tapos dito magka-connect din siya. Okay. Samantalang dito sa ating three-way switch, guys, meron siyang numbering kung makikita nyo. So meron siyang 1, ayan. 1 tsaka 3 tsaka 0. So itong switch natin guys is SPDT. So ano ba yung SPDT? Single pole double throw. So ibig sabihin guys, meron siyang single pole at meron siyang dalawang position. Yung single pole dito guys, yung ating 0. Yung double throw, yung 1 at 3. So dalawang position. So hindi yan magka-connect. Okay? So now ang gagawin natin, okay guys, malinaw tayo dun. So now, ang gagawin natin guys is ikakabit na natin yung ating three-way switch. Okay. So ngayon guys, ikakabit na natin yung ating three-way switch. So ito yung ating line 1. Sabi ko nga kanina, yung line 1 natin is direct sa ating switch. So dito natin siya itatap sa ating 0. Okay. Sa single pole. Okay. So now is splice na natin. So sa pag-splice naman guys, kung makikita nyo guys dito sa likod ng ating three-way switch, ayan, kung makikita, ito yung ating strip gauge. So ibig sabihin ng strip gauge, kung gaano kahaba yung ating splicing sa ating wire. So ayan. So sukatin natin. So ganyan kahaba siya, guys. Okay, so now splice na natin. So ito guys yung ating, ito yung aking pang-splicing. So improvised to, napakaganda niyan. Ito ay panghiwayan ng tinapay. So ngayon napakatalas, oh. So ginawa ko lang, guys, para maging ganito is ni-grinder ko lang yan. Yan, grinder ko lang yan. Pinagayan ko lang para medyo curve siya kasi para kakain siya ng wear. So, ayan, napakatalos niya. So, balat na agad siya. So, now is itap na natin guys dito sa ating 0. Ayan, si 0 ha. 0, 0. Ito yung 0. So, yung dalawa guys is walang problema yan guys kasi directly connected yan. So no guys, itong dalawa guys, kahit saan mo siya itap dito sa 0 or dito kasi directly connected yan. So ngayon at i-test natin para malaman nyo talaga. So i-range lang natin sa times 10 para sa ating continuity. So gamitin yung test probe. So ayan, pumapalo yung ating tester. Yan. So now is tingnan natin guys para maniwala kayo. Ito yung 0 at saka dito. So directly connected yan. Yan nyo. Plus ako isang test probe, tas dito. So ayan. Ayan, pumapalo. So directly connected yan. So ipagkatap dito guys ng ating wires, ng line 1, so wala siyang problema kahit magkabali, kahit dito natin siya itap. Okay, so dito na lang laging dito na lang natin siya tap guys sa 0. So ipasok na natin yung ating three-way switch. Yan. Yan, okay na siya. Pag tumunog, okay na yan, oh. So kailangan guys yung ating pag-ano rito, pag-splice. So wala dapat copper na kalabas dito kasi pag may nakalabas diyan, posible ako makuryente. Okay. Joke lang 'yon. So now okay na siya, no. And then ang next ating gagawin is yung ating traveler naman. So sa traveler natin guys, dito natin yung guys itong ating may tape. So itong may tape guys, dito natin itatap sa ating 1. So now space na natin. Okay. Ganyan lang siya, sobrang basic. So kaya mo napakatalas yung pangbalat ko. Balpagod siya. So splice na rin natin to para mabilis. Ganyan. So napakatalas ng ating pangbalat. So now, itap na natin guys. So yung, so ngayon guys, itatap natin yung ating may team, nakatap dito sa ating 1. So yung 1 guys, na ito, sa baba, yan. So ipasok na natin. Yan. Pasok na. Tapos yung ating line 2. Ay, yung ating isa pa, traveler sa 3. Yan. So ngayon guys, okay na siya. Okay. So now, ito yung ating switch na kabit na. So ngayon guys, proceed na tayo rito sa kabilang three-way switch. Okay. So ngayon guys, proceed na tayo rito sa kabilang three-way switch. Okay. So now is wiring na natin. So putulin na muna natin to. So sabi ko nga kanina guys, yung return ng ating ilaw papunta sa kabilang ating three-way switch. So now space na natin tsaka itap. Okay, so sobrang talas ng ating pambalat, ingat lang tayo. Okay, yung return natin ng ilaw guys, so ayan guys ng ilaw, so ayan sa 0. So sa 0 lang siya itatap. Okay, so na ito siya.
Okay. So, ipasok na natin siya. So, okay na siya. Okay. So, guys, yung ating line 1 naman. Ay, yung ating traveler may tatap natin. So, sa traveler natin, guys, sabi mo kanina, yung may tape, sa 1 natin tatap. Okay. Although, pwede naman siya magkabaliktad talaga. Itong 1, pwede sa 3. Okay. Wala siyang problema. So, ngayon, itap na lang natin sa 1:1 tayo para mas maganda. Okay. So, ngayon, guys, ay pasok na natin. So, yung 1, hindi natin sa 1 tatap. Okay. Yeah, napaka basic lang. Tapos 3. So, walang mahirap. Okay. So, now, tapos na tayo ron. Okay na siya. Na-tap na natin. So, ngayon, natipan ko lang para magkasama-sama sila. Okay. Gawin natin, guys, yung ating receptacle naman yung tatap natin. Okay. So, now, tapos na tayo ron. So, putulin natin siya rito. Okay. Wala natin siyang putulin. Idasik na lang natin. Sayang wear. So now, okay na siya. Okay. So, itatap na natin yung ating pa-ilaw naman. So, splice lang natin siya rito. So, maigsi lang natin siya, guys. Kasi sa ilaw na to, tatapan sa receptile. So now, so ayan. So, napakatalas talaga, guys, ng aking panghiwa ng tinapay. Panghiwa itong tinapay, eh. Bird splicer to, eh. Yung grinder ko lang, okay, tingnan nyo. Talas. Talas niyan. Naiiwan ako niyan. Kailangan may gloves kayo. So, nawawala yung gloves ko. Hindi ko makita eh. So, now guys, okay. Ito yung ating bukilya. So, sabi ko nga last meeting, yung ating pagtatap ng ating bukilya. Yung return ng ilaw natin, guys, is dito natin itatap. Dito sa terminal na yan. Kasi, once na dito natin tinap at buhay yung ating switch, paglalagay natin ng bumbilya, is posible tayong makuryente. Okay. Minsan kasi, guys, kapag tayo nagkakabit ng ilaw, ito yung ating ilaw. So, kapag dito nakatap yung ating return ng ating switch, pag naglagay tayo ng ilaw, pag suksok natin dito, patay agad tayo. Dahil tayo, hindi agad patay pala. Kuryente lang. Okay. Kuryente lang wala. Or grounds. Nakakarasa yung grounding. So, kailangan, guys, pag tayo magkakabit ng ilaw, dito talaga sa dulo. Okay. Para safe tayo. Kahit naka-on yung ating switch, wala siyang problema. Basta dito lang siya nakatap. At mapakapit tayo ito, walang problema. Dito tayo makakuryente. Okay. So now, alam nyo na yung purpose kung bakit dito natin siya tinatap yung ating return ng ilaw. Ay, yung ating return ng switch. Okay. So now, ayan. Nakita nyo. So, katapat nyan, guys, sa terminal. Ito. Okay. So ngayon, itatap na natin yung ating return. So, ayan. Dito natin siya itatap. So, napaka basic lang. So, kailangan sakto lang yung ating pag-splice. Pasok lang natin siya rito. Lugal lang nating screw. Okay, so parang ayaw pumasok ang higpit. So, ayan. So, kapag naipasok natin siya, syempre, higpitan natin yung ating screw para di mahugot. Ganun lang yun. Okay, so dapat pag tayo nag-ano, so kailangan di mahaba yung ito. So, saktuhan lang siya. Tingnan, pansin mo, yan, sakto lang siya dito. Okay, kasi pag pahaba, masyado pangit. Tingnan. So, okay. Mahigpit na siya. So, okay. Mahigpit na siya. So, now, ang next natin gagawin, yung ating line 2 naman. Yung line 2 natin, guys, is dito nakatap sa ating aluminum. Kasi ang line 2 dito, guys, is round siya or wala siyang supply. So, gawin natin. Luagad lang natin yung ating terminal. So, ipasok na natin. So, napaka basic lang. So, now, is na ipasok na natin siya. Okay. So, sobrang basic lang siya, guys. So, higpit natin yung terminal. So, okay. So, now, okay na siya. Mahigpit na. No. So, okay na siya. Mahigpit na eh. So, ang gagawin natin, guys, is itap na natin, guys, dito sa ating breaker. Okay, so, ito yung ating breaker, guys. No. So, dito naman, guys, sa ating breaker, yung red natin, guys, is yung ating line 1. So, mas mabilis ating ma-identify. Yung line 1 natin, ito. So, pag tap dito na breaker, dito nilagay yung line 1 dito sa una. Kasi, ito yung markings niya na line 1. Mayroon siya markings ng electricity. So, ibig sabihin, dito yung ating line 1. So, ngayon, itap na natin. So, sayang wear. Huwag natin patulin. Mahal ng wear.
So, pekutin lang muna natin dito para maganda siyang tingnan. Okay, malang wear eh. So now, okay na siya. Yan, meron siyang ano. So, splice na natin siya. So, pag-splice, so, ayan kayo lang. Sobrang talas guys, no? Talas talaga. Kaya ingat kayo, lagi. So, ngayon, bukay natin yung ating wire. So, 7 strands siya guys. 7 strands. So, kuha natin yung 3. Ayan. Tsaka 4. So, gawin natin siya. So, andari, di ba? So, okay na. So, ngayon, guys, luwagan natin syempre yung ating breaker para may pasok natin yung ano. Make sure na-off yung ating breaker. Okay, kasi pag naka-on yan, at may supply na yan, patay tayo dyan. Kasi, pag kayo gagawa is lagi natin siyang i-off yung ating breaker para sa ating own safety na rin. So, ayan guys, so ipasok na natin siya rito guys sa ating terminal. So guys, ito yung ating breaker, is pasok natin dito sa ating terminal. Yan, ipitin siya, so okay na. So now, higpitin natin yung ating screw. So ganoon lang siya kadali. So wag lang kayo malilito pagdating sa connection, kasi pag nalito kayo, talagang malilito talaga kayo. Parang may tap yun, yun lang yun. Diba? So, ang saya diba? So next is yung ating line 2. Line 2 natin dito, so madali ating na-identify kapag color coding. So mas maganda kasi guys kapag ang wire natin is color coding. Hindi tayo mahirapan mag-wiring kasi kuha lang tayo ng kuha. Yan, si Chani lang tayo ng Chani. Alam na natin kung saan tatakbo. So okay na yung line 2. So ganyan kulit para maganda siyang tingnan, para may art. Di yan art, arty na yan. Diba? So now okay na siya. Na-splice ko na, so napaka basic lang talaga. So, separate ulit natin yung tatlo, tsaka apat. Ayan. So, pasok ulit natin dito sa ating terminal. So, napakadali lang talaga. Guys, kung baga, kasi guys, kapag talagang intindi nyo, matututo kayo. Ayan. So, ipitan lang natin siya. Ayan, naharang camera eh. Hindi ako makapulo. So, yan. So now guys, mahigpit na siya. So kailangan make sure mahigpit. So okay na siya guys. Okay na. So now, fix muna natin itong ating bukilya. Okay. So pasensya na kayo, maliit yung bukilya natin, di sakto rito sa ating junction box. So ano lang siya, temporary lang. Okay. So now, ipapasok mo natin. Okay. So isuro lang natin siya. So ngayon guys, nahigpitan ko na siya. So syempre, pagtapos natin ginawa, kailangan natin check yung ating ginawa para sigurado tayo. So now is che-check natin yung ating ginawa. So ito yung ating breaker, tapos ito yung ating multi-tester. So ito i-test natin yung ating breaker, yung ating mga wiring connection individual. So okay, so range ko na siya sa x100. So ayan, pumapalo. So ngayon, i-test natin yung ating breaker. Kailangan guys, yung ating test proof, pag tinapat natin dito sa ating line 1 tsaka sa line 2 is walang palo. O walang siyang continuity or wala siyang reading. Kasi once na nagka-reading siya, mag-shift na tayo. Baka kasi mamaya putok yung gawin natin or puti-trip dito. So ngayon, test natin. Okay. So ito yung ating test proof. So ayan, tatapat ko dito. Yan. Tsaka yan. So wala siyang reading. So good. Ibig sabihin, good yung ginawa natin. So now guys, okay, wala siyang shorted. Kasi, kaya tinapatan ito, titignan natin kung may shorted siya. So now ngayon guys, is kukuhain naman natin guys, individual, yung kanyang continuity. So, yung ating line 2, so sa, pag tap natin ay line 2, is dito guys sa ating aluminum. So kailangan, kapag tinapo ito rito, sa ating line 2, kailangan magkakaroon tayo ng reading. Okay, so now is te-test ko na yung ating test probe dito sa ating breaker na isa. Tapos yung ating line 2 dito. So ayan, pumapalo siya. Ibig sabihin, may continuity siya. So good, tama. Okay. So, kasi yung ating line 2 is directly connected sa ating bulb na 1. So dito siya nakatap. So, okay. So dito sa gitna, ito yung return. So wala yung connection. Hindi yung magpapalo. Okay, wala. So good tayo. So now is yung ating switch naman ang kukuhain natin. Yan. Switch natin. So ito, itong isang natin, is ipit muna natin dito. Okay. Kuha natin continuity.
Checking, ipit mo natin dito. So now, ayan, nakaipit na siya, guys. So, okay, so ito yung ating line 1. So, ayan, check natin, kailangan magkakarating tayo. So, i-check natin dito. So, dito nilagay sa kabilang butas kasi directly connected naman siya. So, itetest natin, kailangan papalo siya. So, ayan, mapalo yung ating tester. So, good yung ating continuity sa ating line 1. Okay, okay na tayo ron. So, ang gagawin naman natin, guys, is yung ating switch naman ang itetest natin. Okay. So, sa pag-test, guys, is napaka-easy lang. So, yung ating test probe na isa, so, itapat natin dito. So, ipitin ulit natin dito. Okay. Huwag kayong mainip kasi ito yung mga checking na pang, ano, pang ultimatum na. Para iwas na rin sa palpak na gawa natin para ma-check natin kung tama ba o hindi. So, ngayon, ang gagawin natin, guys, is, sabi ko nga, para malaman natin kung tama yung gawa natin, kung may dumadali dito ng supply sa ating bulb, sa ating bukilya, is aso-shortin natin yung ilaw, yung ating septal na yan. So, wait lang kayo, kukuha lang ako ng wire. So now, guys, nakakuha na ako ng kapirasong wire. So, ngayon, na-space natin dulo-dulo. Okay. Muntay lang kayo. Relax na kayo kasi matatapos na yung ating ginagawa eh. So now, space natin dito. Ayan. Ayan. Ah, napakatalos talaga yung aking splicer. So now, dito rin sa kabila. Medyo mahaba. Putulan natin ng konti. Okay. Okay. Okay na siya. So now, okay. So okay na siya, guys, no? So, ang gagawin natin, guys, is, yan, nakita nyo to, itong ating bukilya. So, yung ating wire, isu-short natin dito. Tsaka, dito sa dulo. Dito sa ating, terminal sa dulo. So, pag-short natin, guys, kailangan, okay. Kailangan wala siyang reading. Ah, pwede siya magka-reading, pwede hindi kasi three-way switch siya eh. Okay, so, di ko alam kung re-reading, kung magka-reading yung ating, switch. So now, pasok na natin siya rito. So ngayon, guys, nakipag-short ko na siya. Ayan, magkadikit na. So ngayon, guys, nakipag-short ko na siya. Ayan, magkadikit na siya. So yung ating dito sa ating light tone, tsaka yung ating return ng ating switch sa mga three-way. So ayan. So ngayon, guys, ang gagawin natin, bubuhayin natin yung ating switch. So kailangan, guys, pag binuhay natin itong switch, is papalo yung ating tester. Okay, so ayan, papalam. So ito yung ating switch. So ayan yung ating switch. So kailangan papalo yung ating tester kapag ino natin dito. Okay, so on. So ayan, pumapalo. So on, off, on, off. Dahil sa kabila, alam, hindi, wala siya, mawawala siya ng reading. So off. Okay, on, off, on, off. Dito rin sa kabila, on, off. So, good yung ating ginawa. So, ngayon, guys, para talaga makita nyo kung tama talaga yung ginawa. So, ang gagawin natin is susupply talaga na natin ng kuryente. Tsaka lalagyan natin ng bumbilya. Okay, so relax lang kayo dyan. So, ngayon, alisin muna natin itong ating test probe dito. Okay. So, ayan. Ito ulit natin. So, ayan. So, ayan, magpit. So, ito, guys, yung ating bumbilya. So, alisin natin short dito. Ayan, pasok natin dito. Sobrang basic lang talaga, guys. Wala kayo malilito. Makinig lang kayo sa akin. So ngayon, guys, isasaksak na natin yung ating breaker. So ito yung ating breaker. Yan, so check natin kung may supply. So dapat, guys, nandito yung ating line 1 dito. So detect natin. So ayan, umiilaw yung ating tester. Ayan, kung makikita nyo. Ito. Ayan. Ayan, guys, umiilaw siya. Ayan, patanos yung daliri ko. Ayan, umiilaw. Tapat ko lang dulo sa, ayan, umiilaw siya. Nakikita nyo ba? Ayan. So, okay. So, ngayon, as na, wala pa siyang supply dito. Kataas natin dito. So, di siya, wala siyang ilaw. Kasi naka-off pa yung ating breaker. So, ngayon, guys, itataas na natin yung ating breaker. Ayan, naitaas na natin. So, wala siyang ilaw. Okay.
So guys, test natin yung ating supply dito sa ating kuryente. So, pag test case ng ating supply, so range lang siya 250. Okay, para makuha natin yung actual na reading ng ating supply dito sa ating lugar. So, yung ating line 1 dito, yung red. So, yung line 2. So, ayan. So, yan, pumapalo. Guys, ayan, kung makikita nyo, papalo yan. So, ayan. So, supply is 250. Exact. Okay. So, now is, proceed na tayo rito. So, pailawin na natin, guys. Pasensya na kayo, wala akong camera man, kaya nahihirapan na ako pagkaganda. Okay. So ngayon guys, pailawan na natin. So, kailangan kapag binuhay natin dito, pwede natin patayin sa kabila yung ating ilaw. So ngayon, isa bubuhayin ko rito. Okay. So, ayan na siya. So, umilaw siya. Papatayin ko sa kabila. Okay, patay. Buhay. Buhay. Patay. Buhay. Patay. So, pwede natin buhayin dito, pwede natin patayin dito. Pwede buhayin dito, pwede patayin dito. So, ayun lang guys yung connection ng ating three-way. So, napaka-simple lang. Okay. Okay. Buhay. Patay. Buhay, patay, buhay, patay. Patay, buhay, patay, buhay. So, ganun lang siya kasimple. So, ngayon guys, sa ating pictorial diagram. So, ngayon, susugsugin natin yung ating mismong current kung saan ba dumaloy. So, okay. So, yung ating line 1, guys, yan, sumula sa breaker, ayan, dire-diretso siya, bumaba rin ito, sa, yan, pumunta siya kabilang sa ating switch, sa ating single pole, so, pag, so, diretso yung kanyang connection dito sa ating traveler, so, lumiban yung kanyang supply, dito, sa ating tray, so, diretso siya rito, sa kabilang fuses, so, putos, guys, yung kanyang linya, so, ang gagawin natin, guys, i-on natin yung ating bumbilya, so, na ito yung ating switch, so, i-on natin. So, umilaw siya. So, pag ino natin dito, yan, papalo yung ating single pole. Ayan. So, pumunta rito sa kabilang ating traveler. Kaya yung current natin, guys, is makakaliban dito. O, magiging ano na siya. Continuous yung kanyang current. So, ayan. Diretso siya rito. Okay? Ayan. Kaya, iilaw yung ating bumbilya. So, ayan. Umilaw na siya. So, kapag naman ino natin sa kabila, guys. Pag inop naman sa kabila. So, pipindot natin ito. Pa. So, i-off natin. So, off na siya. So, ngayon, subsunod ulit natin current para maintindihan niya. So, yung line 1 natin, dire-diretso siya. Direct siya rito sa ating single pole. So, liliban yung kanyang current dito sa ating traveler. So, sa 1, ito yung traveler natin. Maghatid ng supply dito sa kabilang 3-way switch. So, ayan. Dire-diretso siya. So, ayan. Putol siya. So, ngayon guys, across circuit siya. So, hindi siya mag-continue yung current papunta sa ating valve. So, kaya hindi siya iilaw. So, ganun lang guys, kasimple yung ating connection para sa ating three-way switch. Okay. So, ngayon, i-on naman natin dito sa kabila. So, on. Oh, so, on na siya. Kasi yung ating current, simula sa ating breaker, direct siya rito. Dire-diretso siya. Ayan, dire-diretso. So, liliban siya rito. So, makakaliban yung kanyang supply. So, dire-diretso siya rito sa ating bulb. So, good na tayo ron. So, kapag in-off naman natin sa kabila, dun, bababa yung ating single pole. So, close off circuit na siya. Ayan, putol na siya yung circuit niya siya. Kaya namatay siya. So, ayan yung kanyang circuit. Magiging close circuit siya. Hindi na siya mabubuhay. So, ganun lang guys. Kasimple yung ating 3-way switch. So, ang pinagkaiba lang kasi guys, yung ating 3-way switch is nagkaroon lang siya ng dalawang position dito. Yung 1 at saka 3. So, kaya naging, kaya yung switch natin guys is, sa ating 3-way is SPDT. Yung ating type ng switch na kinakabit. Single pole double throw. Okay, so yun lang guys, napaka simple lang, basic lang. Okay, so hanggang dito na lang. So ngayon guys, hanggang dito na lang. Sana may naintindihan kayo ngayong araw. So sa mga may katanungan regarding sa ating topic for today is just comment down below na lang kayo sa aking YouTube channel. Sana guys, supportahan yung channel ko. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, so guys, subscribe na kayo and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking bagong release na video. So ngayon guys, maraming salamat ulit sa inyo and God bless. So, salamat, bye-bye.